Hi guys, magandang araw sa inyo lahat at welcome back ulit sa ating YouTube channel. Today guys, yung gagawin po natin is andito po tayo sa ating kliyente. So gagawin lang po natin dito is mag-install lang po tayo ng ilaw and then saksakan para po sa kanyang bahay. Ngayon guys, papakita ko muna sa inyo yung ating gagawin. Tara. So yun guys, bali nagpabili na tayo rito ng materials. So ito yung lalagyan po natin ng isang ilaw tsaka isang convenience outlet. So nagpabili na po tayo rito ng convenience outlet. Then dalawang switch tsaka yung ating mga receptacle para sa ating bumbilya. So regarding sa source natin guys, dito po manggagaling sa kabila. So dito na po tayo kukuha. Mag-add tayo rito ng JB and then nakukuha tayo ng source sa loob. Tapos dito naman, maglalagay tayo rito ng isang ilaw dito. So ipapatanggal na ni kuya yung ito nga nakalagot, so ayusin natin. Then dito guys, isang convenience outlet pa rito. Lagay tayo rito. So yung switch natin guys, dito ko na siya ilalagay. Then yung materials na gagamitin po natin dyan, isa nagpabili po tayo ng ampo box para sa ating surface type. Then a plastic molding. So ipapasok natin dito yung wire para maganda po siyang atignan. Okay, so yun lang po. Bale, sumahan nyo kami ngayon. Tara. So bale guys, ang ginawa ko kanina is nalagyan ko na po siya rito ng markings kung saan natin siya bubutasin. So yung ating ampo box is tinakas po lang siya ng 140 cm sa taas po ng ating switch. So katamtaman lang po yan. Diyan lang po kataas. Ngayon ang kuha po ng sukat natin is sa center box po ng ating anchor box. Okay. So yun, nabalik na pambarena ko sa kasama ko. So kuya, or sa camera. Yan. So ito yung kasama natin ngayon. Yan. So ngayon pinapabarena ko na. Okay kuya. Ito na po. Tara. Ah, sige, dito na. Gamitin siya natin siya ng black screw, so pang kahoy, para may fit natin yung ating ang kumpas dito. So yun guys, pantay lang natin siya. So gagawin natin guys, lalagyan natin siya ng junction box para sa splicing ng ating ilaw tsaka ng ating convenience outlet na isa. Okay. So yun guys, bali okay na po, na-install na natin dito yung ating anchor box tsaka yung ating plastic molding. So ngayon gagawin natin sa lilayout na natin siya ng wiring. So gagamitin yung wire dito sa PDX wire lang, 14. Ayan, so simula rito sa ating anchor box, diretso siya ron sa taas. Ayan. So balik guys, palaging isang tampal po yung alawang sa atin dito. So yun guys, bali tatali na lang natin siya ng cable tayo dito. Para hindi siya lumaylay. Thank you.
tayo ng isang table fan. So para mag-test lang guys yung ating PDX dito, so table tape po yung ginamit natin para di sila may light. So dito naman tayo. Babata ko na yung ating bar. So naputol natin. So ayun na. Ngayon na diretso pasok ng top siya rito sa ating plastic molding. So bale diretso na guys yung takip niyan. So tatakpan na natin. So ito. Diretso na natin. Hindi lang kasimple. So ayusin lang natin guys yung ating pagka-install nito. Then dito naman, ganun din guys yung gagawin natin. So, yan. 45 lang natin guys yung ating plastic molding para magandang tingnan. So yun guys, bali pinababutas ko yung ating bakal dito. So ilalagyan ng receptacle. So bali guys, ay kakabit ko na yung ating receptacle dito. So gagamitan natin siya ng black screw, petal screw guys. Ayan. Spacing muna natin ang ating bar dito. Screwdriver.
bali guys, yung ating PDX, so yung kulay na wear naman dito is a black tsaka red. So yung black natin, ito yung ating neutral light, and then red, ito yung ating live wear, which ito yung gagamitin ko para sa ating return. Okay, tignan natin. Kapit na natin dito guys sa ating terminal ng ating receptacle. So lagi yung tatandaan, yung ating return is sa gitna po palagi, and then yung ating neutral is sa gilid po ng ating receptacle. Okay, so lagay lang natin ito dito. So yung magiging return ko rito is sa kulay red guys, dito, dito siya. Yung ating neutral line 10, which is nakatapos sa gilid. So, hindi sa pali okay na. Hindi ko nalikot doon na nagpito. So ikakabit ko na guys yung ating switch dito. Ayan, so ano na natin. Ayan, magkala natin sya ng insulation. So strip natin guys. Ayan. So yung red natin dito, ito yung ating light. Then tong itim, ito yung ating return naman. Okay. So ganoon lang guys, simple. So yung top ng ating light isa dito sa gilid. Ayan. Palagi pong kaliwa. Okay na, pasok nyo lang. And then yung ating return dito naman sa kanan. Ayan. Ayan. Gagawin siya ng screw na. Screw na nila. So okay na guys yung ating switch. So lipat naman tayo rito sa kabila para naman sa ating convenience outlet. Isa balit yung jumperan na natin. So ganito lang katamta. So katamtama lang guys yung haba ng wire pag jumper natin dito. So yung black natin, ito yung ating neutral line. So which is kapag sa convenience outlet, lagi yung natatandaan is yung butas dito, kung aling malaki, dun yung ating neutral line. And then yung maliit dito, dito nakatap yung ating live. So live na po yung tatap natin dito sa ating convenience outlet. So kuha lang ito piraso. Ayan. So tansyan nyo lang yung haba guys.
Pasok na siya rito sa ating terminal. Girisin nila ah. Pasok nga na siya rito. Yan. So, manilang press. Yan. So, bali guys, okay na. Ganito lang ko kasimple kung paano jumper ng ating convenience outlet. Ngayon, na-install na ho natin. Yan. So, yan guys. Solution. Strip na natin. So dito guys sa jumper natin, so yung red natin yun yung ating live. So dito ko siya itatap sa baba. And then yung ating neutral line dito naman sa taas. So ang importante lang naman dito isa hindi po magkakadikit yung ating linya para hindi po tayo magkaroon ng short circuit. Ayan. Ayan, so okay na yan. Okay yan. So ngayon, okay na natin dito. So yun guys, bali okay na po, na-install na natin dito yung ating switch dito. And then yung ating isang convenience outlet dun po sa gilid. So pinasok natin siya sa plastic molding. Ayan, so okay na. Then yung ating alinya, pinadaan natin sa bakal. Ginamitan ko na siya ng cable tie para hindi siya maglawit-lawit. And then yung ating para sa ilaw, so okay na rin. Ayan, iskod na rin natin dito guys sa ating bakal. So ngayon guys, gagawin natin sa splicing na po tayo dito sa ating RGB para masupply na natin ng linya, yung ating ilaw, tsaka yung ating convenience outlet. So ngayon, tara. Lahat ng balat.
So napakasimple lang naman yung gagawin natin. So sabi ko nga, yung ating live is directly palagi sa ating switch. And then kung meron tayong susuplayan, napasok ang bings outlet, so kuha lang natin isang linya niya. So balik sa kukuhain muna natin guys live ng ating switch tsaka ng ating bings outlet. So ito live ng ating switch, live ng ating bings outlet, and then isang live, isang linya, papunta po sa kabilang kubo. So mag-add tayo ng isang ilaw pa rin mamaya. Ayan. So ito naman is a return to. So ito lang yung magkakasama. Ayan. So ito yung strip po natin. Itong tatlo na to. Natin. Ito yung source natin na red, na pinakang source natin, which is ito yung live. So live ng ating para sa convenience outlet, live ng ating pumunta sa ating switch, and then live. Then live guys na dun sa kusina natin. So maglagay tayo rin mamaya ng ilaw isa. Yan, so sama-sama nyo lang. Yan. So ito. Then pigtail hook lang natin para siyang ilus. So okay na po, lagyan siya ng electrical tape. Okay na po, pass na dito sa ating JB. Na-strip na natin yung para sa live natin. Ayan, so supply na natin yung switch natin tsaka yung ating bingis outlet. Tapos next po natin yung ating neutral line. Ngayon, ang neutral line natin guys, direct yan palagi sa ating ilaw. So yung return ng ating ilaw, ito. Ito guys. So ito yung return ng ilaw guys, itong pula. And then ito yung ating neutral line. So ito yung isasama natin. Then na neutral line para sa ating bingis outlet papunta. Then itong isa, ating return pala. Ayan, so return. So ito yung magkasama, itong tatlo. Bali ito yung magkasama guys. And then itong isang itim na to, ito yung papunta sa ating kusina. So isasama natin siya dyan. Ayan, strip natin. Ito mga ito. So na-strip po na yung ating ano eh. Dito. Line ng ating outlet naman to. Ayan. So okay na. Ayan, ito yung kasama-samahin natin dito. So may pagkahalo tayo ng pigtail natin para sure. Ayan. So tipa na po natin. Then may matitira tayo rito guys na kulay red tsaka isang black. So itong red na to, ito yung ating return ng ating ilaw. Ito yung pagkasamang dalawa. Then strip natin. Lupot yung isa linya rito. Isang gawin. Okay.
Ayan po, ganyan, tutulin nyo siya. Then, pigtail niya. Ayan. So, ganyan lang kasimple. Ayan na po. So, pasok natin siya rito. Then, alagyan natin siya ng cover na. Ayan, kanya po. So, yun guys, bali, pinapatakpan ko na sa kasama ko yung ating junction box. So, bali guys, may measure ko muna yung ating convenience outlet po rito. Ayan. So, ito yung ating convenience outlet sa labas. So, measure natin kung meron supply. Ayan, sa kabila. Ayan, 234 volts. Okay, good. So, yung ilaw naman yung gagawin natin. Testingin natin. Ready pa. So, bubuhayin ko kung ilaw. Ayan, good. Okay na. So, patay, buhay. Buhay, patay. Buhay, patay. So, okay lang guys. So, yun guys. Okay na po. Tapos na po yung dito. Bali, tapos na po. Ginawa lang natin kanina rito. So, ang ginawa lang natin kanina rito is install lang natin siya rito ng Amco box para sa ating switch. Para siya ay magandang tingnan. Then, pinasok natin dito yung ating wire. So, dire-diretso siya rito. So, bakal yan guys, ginamit na natin siya ng cable tie. Ayan, pinadaan ko na lang siya rito. Then, pinababahan po natin siya dito. So, plastic molding again para maganda siyang tingnan. Then, nag-install tayo rito ng isang junction box para sa splicing. So, yung ating isa ilaw naman, so, binutas ko na lang yung ating bakal dito. So, nilagyan ko siya ng black screw para mag-fitted or mag-fix. So, metal screw case yung ginamit natin dyan. Then, receptacle, ilaw. Ayan. So, tinago ko na lang para hindi siya masakit sa matatingnan. So, ito guys yung ating naging itsura ng ating trabaho. Ayan. So, akad ito lang muna guys. Sa mga dipapasahan to subscribe sa naging support tayong channel ito, yung click notification bell para get din sa aking abagong video. Akad ito lang muna and see you in my next vlog. Thank you.